Ika-14 ng Hunyo, Biyernes ng 10th linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Narinig na ninyo na sinabing, huwag kang makiapid. Ngunit sinasabi ko naman sa inyo, ang sino mang tumingin ng may pagnanasa sa isang babae ay nakiapid na rin sa kanyang puso. Kaya kung iyong kanang mata ang nagbubuyo sa iyo sa kasalanan, alisin mo ito at itapon. Makabubuti pa sa iyo na mawala ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa matapon ang buo mong katawan sa impyerno. Kung ang kanang kamay mo naman ang nagbubuyo sa iyo sa kasalanan, putulin mo ito at itapon. Mas makabubuti sa iyo ang mawala ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa matapon ang buo mong katawan sa impyerno." Sinabi rin namang, "Kung may makikipagdiborsyo sa kanyang may bahay, bigyan niya ito ng katibayan. Ngunit sinasabi ko sa iyo, kung may magpaalis sa kanyang may bahay sa ibang dahilan maliban sa kawalang katapatan, pinapakiapid niya ito, at nakikiapid rin ang nagpapakasal sa babaeng diborsyada." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, "Kaya kung ang iyong kanang mata ang nagbubuyo sa iyo sa kasalanan, alisin mo ito at itapon. Makabubuti pa sa iyo na mawala ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa matapon ang buo mong katawan sa impyerno." Hangad ni Jesus na pawiin ang masama sa ating puso upang maging malaya tayo bilang mga anak ng Ama sa langit. Binabalaan niya tayo laban sa pagbibigay layaw sa ating masasamang hilig na maaaring magbulid sa atin sa pagkakasala at makapinsala sa atin at sa ating kapwa. Hindi sapat na ang mag-asawa ay umiwas sa pangangalo niya ayon kay Jesus. Mahalaga rin na bantayan ang ating mga puso at umiwas tayo sa mga mahalay na pag-iisip. Binabali ang sumpa sa kasal sa tuwing nagtataksil ang kabiyak sa kanyang asawa, hindi lamang sa pisikal na pakikiapid, kundi maging sa pagtataksil sa puso at isipan. Binabawi ni Jesus ang karapatan ng lalaki na magpakasal sa higit sa isang babae. Ipinagtatanggol niya ang karapatan ng mga kababaihan na naging biktima sa lipunan na pinamumunuan ng mga lalaki at kung saan mababa ang pagtingin sa mga babae. Ibinabalik ni Jesus ang orihinal na takbo ng mundo kung saan pantay ang lalaki at babae. Pagsasagawa, Panginoon, tulungan mo kaming magtaglay ng dalisay na kalooban. Padaluyin mo sa amin ang Espiritu Santo upang masundan ka namin ng buong tapang at lakas.